Hello everyone! Welcome back to my channel. Meron na naman tayong bagong tutorial ngayon. So for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng customized pillow. Kung bago ka po dito sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-like and mag-subscribe para ma-notify kayo sa aking mga next videos. I do travel videos and tutorial videos. Bago tayo magsimula ay papakita ko muna sa inyo ang mga materials na ating kailangan para makagawa ng isang customized pillow. Basically, sa lahat talaga ng printing business, kailangan natin ng layout or yung design. So, gagawin natin ngayon ang design and of course, ipiprint natin siya after. And after na magawa nyo yung design or layout na gusto nyo iprint, ay gagamitin natin ang ating sublimation transfer paper. So, ito pong paper na ito ang ating gagamitin kasi ito yung papel na magto-transfer ng ating design papunta doon sa ating pillowcase. Now, ang gagamitin nating size ngayon ay A4 size because ang dimensions ng ating pillowcase ay 15 by 15 inches. So, magkakasya na ang isang A4 or buong A4 size na paper para doon sa ating transfer mamaya sa ating pillow. So guys, nandito na ang ating design. Hindi ko muna siya ipapakita sa inyo para ma-surprise kayo mamaya sa ating design na matotransfer doon sa ating pillowcase. Since tapos na tayo mag-layout at mag-print, ay dadako na tayo doon sa ating heat press. So ito po yung heat press, ang machine na ating gagamitin para ma-transfer yung ating design doon sa pillowcase. Let's go! So by the way, ito po yung ating mismong pillow. So 15 by 15 inches, kaya square siya. So hindi itong pillow mismo ang ating didikitan or pagtatransferan ng ating design, kundi ang ating pillowcase. Okay? So yung pillowcase natin yung ating lalagyan ng design. Tapos ipapasok natin yung pillow. Okay, so ito po yung ating printing material. So basically, this is the pillowcase. Okay, so ilalagay na natin siya ngayon dito sa heat press kasi na-reach na niya ang kanyang temperature na 200 degrees Celsius at yung time, sinet natin siya sa 35 seconds. Okay, so iset natin tong pillowcase dito and then i-press natin ng about 3 seconds para plancha yung pillowcase. Ayan. So, tama na muna yon. So, ito. Makikita niyo siya dito, guys, na plain na siya. So, itong ating na-print, guys, na design or sa layout natin, na-print natin dito sa paper. So, ilagay na natin siya. So, di ba kanina, sinabi ko sa inyo na dapat naka-mirror print siya kasi dapat nakalagay siya dito ng ganito na position. So, nakabaliktad. So, that's why naka-mirror print yung ating design or layout dito sa ating paper. So, after that, ay ilagay natin tong yan. Ilagay natin tong teflon sa ibabaw para hindi masunog yung papel. So, yan. Dapat i-ano lang natin dahan-dahan. Ayan. So, pagkatapos ay i-press na natin siya. So, hintayin lang natin na matapos yung time. So, nag-start na yung time dito. So, halika dito, lapit ka. Nakita mo dito sa timer. Ayan. So, nag-count na yung, or nag-countdown na siya. Ayan. So, may tunog kayong maririnig. Ayan. So, time's up. So, i-release na natin itong heat press. Kunin natin yung teflon and then kunin natin tong ating paper. Ta-da! Ayan. So guys, look at this. Halika, lapit ka dito. Ayan. So, makikita nyo na na-transfer na yung ating design sa ating pillowcase. So, hindi na yan siya matatanggal guys. Kahit labhan nyo pa yan. Kahit anong ilang wash pa yung gawin nyo dyan, hindi na yan matatanggal dyan. Ang logo natin, ilagay natin sa likod na part. So, babalik na rin lang natin yung pillowcase. Ayan. So, same process lang din yung ating gagawin, guys. Ayan. Lagyan natin ng teflon sa ibabaw.
And then, i-press natin. So, habang naghihintay tayo na mag-time, kunin na natin yung ating pillow mismo. So, ito yung ating pillow, guys. Yung size po nito ay 15 by 15 inches. Okay, so square po ito. So, ikukunin na natin siya. Ayan, nag-time na. Kunin muna natin yung ating pillowcase. Ayan. Then we turn it off kasi tapos na tayo. Ayan, so kunin natin yung paper. Ayan, so pakita mo. Ayan, na-transfer na yung ating design. Ayan. Ayan, so kukunin na natin itong ating design, guys. Or ating pillowcase. Ayan, so nandito na siya. Halip, ipakita mo. Ito yung front at ito yung back part niya. So, ang gagawin na lang natin dito ay ilagay itong ating pillow. Ayan. So, may zipper itong pillowcase natin. Ayan. So, dito natin siya ipapasok. Ayan. So, may pillow na tayo. With customized design. Ayan. Ayan. So, ito na siya. So, ayan guys, para ma-prove ko sa inyo na hindi natatanggal yung design dito sa ating pillowcase, ay lalabhan natin siya ngayon. So, ito na guys, nandito na yung ating pillowcase. So, ilalagay na natin siya dito sa ating ano. Of course, it's so tubig. Ayan. So, ilalagay ko na siya. Ayan. So, ayan, nakikita niyo guys na ayan, basa na siya, diba? So, lalagyan pa natin yan ng sabon. So, gumamit tayo ng Ariel para, ano, baka naman dyan Ariel. Ayan. So, ayan. Lagyan natin siya ng sabon, of course. At, kusot-kusotin. Ayan. So, nakikita niyo guys, no, na, ayan, na ano ko yung print, oh. Ayan. Yung print niya. Oh, ayan. May sabon na siya. Tapos, pigain natin kasi is last na banlaw na to. Ayan. And there you go. Nandyan pa rin ang ating design. Ayan, di ba? So, hindi talaga siya natatanggal, guys. And, yan, nakita niyo naman siya. So, yeah, that's all. Okay, so ito po yung ating finished product, guys. Ayan, so meron siyang print dito sa front and meron din siyang print dito sa likod, yung logo ng aking printing business. Ayan, so I hope na may natutunan kayo sa video na ito and I'm hoping that you will subscribe and like this video at huwag pong kalimutan i-click yung notification bell button para ma-notify kayo sa aking next time. So that's all for today. Goodbye and have a wonderful day.